Hello traders, today we will talk about MWC or Manila Water. What does the tender offer disclosure is all about and why does it affect the market price of MWC? At the same time, we will talk about ANI and also ISM because a lot of you are messaging me asking me for charting analysis of ISM. So if you want me to discuss charting analysis regarding on your stock, please message me or comment down below so that I can take a look on the chart and review it for you. If this is your first time visiting my channel, this is Herald Tan and I welcome you. Hit the subscribe button and turn on the notification so you would be updated with my latest video that I upload for you to become informed and updated in the latest market happening. So let's get started. So kanina I already posted a video regarding sa MWC because maraming nagme-message sa inyo. Diba? Why does MWC open gap down? So medyo na-disappoint din ako because my broker, diba, yung COL, hindi gumagana yung main board nila. Hindi mo alam kung may trading or wala. So dun sa group chat namin may nag-post na they announced that PSE is currently encountering technical difficulties. We are currently waiting for updates, no? So, ito yung nakakainis because bakit nagkataon na gap down, hindi ka makapag-cut loss because gusto ko sana mag-cut loss nun kasi very bad na ang sentiment or market sentiment. Tapos, may ganitong nangyari. Then, I asked my peers, no? My other traders na kaibigan, meron naman yung mga brokers nila na kakapag-trade naman sila. So, with this experience, no, customer experience or client experience, talagang nawalan na ako ng gana. And that is part of the risk, 'di ba? Kaya nga hindi kayo dapat nag-go all in. Dapat meron lang kayong tamang allocation. But kung nangyayari na ito more than thrice, kasi I have more than 3 years of experience in the market, naranasan ko 'yan nung telco play. Kay ECP, naghahang, hindi ka makapag-ano, tanghali yun eh. Hanggang sa hapon, hindi ka makapag-place ng order to sell. So, imbis yung parang positive 70% ko, naging nabawasan pa hanggang sa naging positive 30 na lang yung naiuwi kong gains. So, ayun, sayang yun. So, nakakainis lang. Tapos, alam ko may isang telco play pa. If not mistaken, now ata. So anyway, so kapag may mga ganyan, 'di ba, nakakainis. So I'm planning to, you know, to have a different broker account na tinitingnan ko, baka si MyTrade. So if you know MyTrade, it is under Abacus. Just to inform you, I'm not sponsored, no, pero 'yun yung isa sa mga possible na tinitingnan ko. So if you know how do they really works, 'di ba? Kung alam niyo maganda ba yung platform nila, comment down below so that I can also know, di ba? Yan yung isa sa mga possible na tinitingnan ko na pwede kong mapagbuksan ng account. So anyway, di ba? So galing dun sa plano natin kahapon because we do not know what will the market perform for the next day, di ba? Kasi may news na na-disclose around 9:30 PM about the President Duterte telling us na yung Manila Water before they agreed to sign the revised contract or agreement, dapat is mabalik muna yung pera na kinuha or kinolect ni MWC sa taong bayan because of the onerous contract. So with that respect, meron pang another news, di ba, about the tender offer na si Rason, they want to buy MWC at the tender offer price of 13 pesos per share. So kung alam nyo, nakabili ako sa around 14.6. kung okay lang talaga ang broker, diba, meron
lang ako around 4% of loss. Pero medyo hindi tayo nakabenta dito eh. So alam ko nakabenta ako 13.7 yung pagka-breakout mismo dito sa itong support. So around 6% na or 7% na ang talo ko niyan. So medyo malaki, pero again, overall positive naman yung month natin, positive tayo pa rin this February. So wala eh, ganun talaga eh. So I'm just being transparent with you, 'di ba? So alam ko yung iba sa inyo sumasali ng mga groups, 'di ba? So please, 'di ba, tingnan niyo yung mga fina-follow niyo. If the person you are following is a legitimate trader, 'di ba, hindi lang puro panalo yung pinapakita, may mga talo din. Of course, ako may mga talo din ako, 'di ba? May dalawang talo ako noong January, and this February ito yung unang talo ko, 'di ba? Nag-cut loss tayo ngayon sa MWC. So on Monday, 'di ba, we have a psychological support at 13 pesos per share. So if the price goes near the support or psychological support na 13 pesos per share, pwede na kayo mag-accumulate ng paunti-unti. So if it goes much below than 13 pesos per share, much better, kasi nga ang tender offer is 13 pesos per share. So tingnan natin kung ma-hit yung below 13 pesos, but we have a psychological support of 13 pesos per share. So for trader's perspective, huwag munang pumasok, but if you want to buy at 13 pesos per share, bilhin nyo ng onting allocation lang, because it might go sideways. Gaya ng sabi ko, it will go sideways in the range of 13 to 14 pesos per share, di ba? Then before breaking out the significant resistance, which is the Fib 618 again and the 14.7 per share, di ba? So on the investor's perspective naman, since the Ayala will not touch the MWC because majority of the voting power was given to Rason, it is a parang new model or new company na. So basically the decisions will coming from the Rason's company or Rason's himself, di ba, yung group of investors nila. So that is another thing that we should watch out for the long term. Pero for the short term, yun nga, gaya na sabi ko, for trading perspective, accumulate near 13 pesos per share, pero onti lang yung allocation nyo, huwag kayong mag-go all in. So next, pag-usapan natin si Annie. So si Annie, as you can see, kaninang umaga, pinansin ko to na nag-hold ang 6.5, then nag-bounce to. Kung if you will look at the intraday, di ba, nag-bounce to up until 7.4, but it failed to hold the 7.4 level. Ayan. So nag-hold ito, nag-bounce hanggang 7.4, 7.7 pa nga eh. Then it failed. So tatandaan nyo, if you are brave enough, di ba, hindi lang ako sumakay dito, kasi during those time parang kaka-cut loss ko lang kay MWC at price point of 13.7, di ba? So tatandaan nyo, if bounce play lang yan, di ba, set your nearest resistance, o pwedeng etong pagka dito kayo bumili, siguro ang nearest resistance nyo pwede dito, di ba, eto minor support or resistance. Then next is the MA 50. Next, this is your next resistance. Pagka mga bounce play, yung nearest resistance yung magiging trade stop nyo, na kapag nakikita nyo katulad nito, medyo nagpo-pullback na, di ba, get ready na to take profit kapag ka bumagsak pa. Pero ito, nag-breakout tapos nag-pullback tapos nag-breakout. So mga ganito, di ba, hindi nyo hinohold na matagal, kasi bounce play lang to, parang yard, parang scalping ang dating yan. Kasi if you tried to hold it until end of day, nalugi ka pa, bumili ka ng 6.65, current market price nasa 6.50. So
trading plan on Monday, di ba? Since it breaks out the 6.65 pesos level per share, expect if it will not bounce back, di ba? At patunayan na false breakout ng 6.65, it will challenge the new support level at 6.1. Then, tingnan natin yung iba, 6.10, then next price point will be around dito, diba? Medyo malalim, around 5 pesos per share, diba? Tapos merong another support here, somewhere here, diba? Tapos dito. So if 6.1 doesn't hold, diba, we will expect that it will challenge the support at 5.6 pesos per share, then 5.4, then all the way to 5 pesos level per share. So please take note that RSI is in the oversold level at 5, diba? RSI is at oversold level, so be very very mindful kung ano ang mangyayari on Monday with regards to this stock. So as this point in time, wala pa tayo nakikita ng disclosure or naririnig na news, pero I doubt it has a relationship with the African swine flu na nangyari na sa Mindanao. Meron na daw confirmed cases, and yung birds flu na nangyari sa Taiwan and China. So yun yung mga suspects natin na it might be the reason why Dasani is trading with a very very large bearish candlestick. So next, ISM is not a good trade, kung papansin ninyo, di ba? Overall perspective, it creates lower high and lower low, di ba? Let me show you, di ba? Ito high, tapos it creates lower high, right? Tapos it creates another lower high somewhere here, di ba? So kung papansin ninyo, itong Fibs 382, ito yung nag-act as support, di ba? Ito, yan. Yan yung nag-act as support. Tapos creating a lower high, di ba? So nung na-breakdown niya dito, somewhere here, ayun, yung Fibs 382 or 4.6 naging nearest resistance. And at the same time, itong 4.5, kaya nakikita nyo, nagiging nearest resistance na. Tapos, breaking out the dito, diba? Yung 3 pesos level per share. So, again, please take note that RSI of ISM is around 23. It can go much lower pa ba? Yes, pwede pa. And it might challenge the, ayan, buti nga, nag-hold yung 2.4 eh, di ba? Or magkano to? 2.3, di ba? Kung makita mo yung tenga niya o yung wick na butas niya, pero kahit paano nag-close at the support. So watch out if this support of 2.3 will hold, and if this fails to hold, we will have another support here, di ba? Somewhere here at 1.8 pesos per share, then all the way up to 1.3 or 1.4 pesos per share. So yan yung mga significant na babantayan natin. So ito na yung ano, ito na yung telco serye na tinatawag nila. So please again, huwag kayong naniniwala sa mga hype ng groups, sa mga kung ano-ano. Please do your research, make your own research, study charting, diba? Study technical analysis. That's why we have this kind of discussion. If you think this discussion is credible enough, please leave a like, diba? Kung may natututunan kayo, support this channel and share it with your friends. Kung kumikita kayo, diba? Comment down below. Kung nalulugi kayo, imbis malaki ang nailulugi nyo, na cut loss kayo. Tapos, katulad ng MWC, di ba? If I did not cut loss at 13.7, ngayon, closing at around
13.3 or 13.28, di ba? Ang laki pa ng maitatalo ko. So this is the aim of this video. Kung malaki na yung talo nyo, di ba, binibigyan ka namin ng insights, di ba, kung if this is the right time for you to cut losses. Kasi pag hindi, the price might go much even lower, di ba, lumalaki pa yung talo nyo. Okay, so that's it for now. I hope you learned something from this video, and God bless us all. Bye bye.